Tayo po ay makikinig na po ng salita po ng ating pong Panginoon na dadalhin po sa atin ni Pastora Glenda. Thank you po, Pastor Phil. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa ating pong mga kapastoran, sa ating pong senior pastor. Senior Pastor Alvin Lapus and Pastora Carmela at sa ating pong administrator, Pastora Edith, the church council, and the whole pastoral staff dito po sa Philippines and abroad. Ganon din po sa mga kapatiran na nasa loob po ng sanktuaryo at sa mga nasa online at ganon din po yung mga nasa kanya-kanyang outreaches. Good evening po sa ating lahat. I believe kahit po lumubog na yung araw, fresh pa rin tayo, we are still awake. And we are ready to listen to the Word of God. Amen po ba? Praise God. Sige po, sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong called to make a difference. Tayo po ay tinawag para po magpamalas ng pagkakaiba sa namamayaning spirito sa ating pong kapanahunan. Ating pong basahin ang salita ng Diyos dito po sa 2 Timothy Chapter 3, from verse 1 to 5. Ganito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Verse 5, sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Tayo po'y pansumandaling yumuko sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos para tayo po'y makapanalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Katulad po ng nakasaad sa inyong mga salita, ang lahat ng may pakinig ay makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa huling kapanahunan, lalong-lalo na sa inyo pong iglesia. Upang kami, Panginoon, ay maging handa sa anumang paparating sa aming pong mga buhay, hindi po kami magugulat o mauunahan ng kung anumang masamang spiritong namamayani sa mundong ito. Hindi po kami maiimpluwensyahan bagkus mapaghahandaan namin ito upang kami po, O Diyos, ay makapagpamalas ng kakaibang klaseng buhay. Isang buhay na patuloy na mananatili sa kabanalan, sa katwiran, sa kalinisan upang kami maging pagpapala at patuloy na makapaghatid ng kalwalhatian sa aming pong Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu na kikilos sa aming pong mga buhay upang kami tuloy-tuloy na magbago at lalong umangat ang aming pong buhay pananampalataya. Ibinabalik po namin lahat ng karangalan, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at tayong lahat po ay magsabi ng Amen. Napakalaga po sa panahon natin ngayon na tayo po ay mabuhay po ng kakaiba. Because if we will not live a different kind of life, ang buhay po natin ay walang impact sa iba. Our lives will not ring to eternity if we will not make a difference, especially in the last days. Kaya nandyan po yung panawagan sa bawat Kristiyano na habang pasama ng pasama ang ating pong panahon, tayo'y mamuhay ng may kabanalan, manindigan sa kung ano ang tama, kung ano ang malinis, upang ang buhay na ito ay magsilbing patotoo
ng katapatan at kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos po sa atin. How to make a difference in the last days? Number one, start depriving ourselves with excessive self-gratification. Tanggalin ang sobrang pagbibigay ng kasiyahan sa ating pong sarili. Kung doon sa nabasa natin kanina, ang namamayaning spirito sa huling kapanahunan, ang sabi dyan doon sa verse 2a, ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, at mapagsamantala. So yung mga binanggit po dito na magiging hayag na spirito ay halos patungkol sa sarili. Ngayon, para mapaghandaan po natin ito, let us do the opposite. Lalo pong lumago tayo doon sa mga katangian na taliwas sa mga spiritong ito na namamayani sa huling kapanahunan. Sa halip na tayo po ay maging sakim sa salapi, lalo po tayong maging generous. Sa halip na tayo po'y maging palalo, mapagmataas, mapagsamantala, lalo tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba. Let us do away with self-entitlement, self-recognition, self-promotion, self-indulgence, and self-conceit. Huwag nating pagbibigyan yung ating mga sarili na nagpapakasasa tayo sa sobrang-sobrang pagbibigay ng kasiyahan po sa ating mga sarili. Na dumarating dun sa punto na tayo po ay nagiging self-centered, puro maka-ako. Dahil yan ang spiritong mamamayani sa huling kapanahunan. Let us come against the brewing evil atmosphere by doing the opposite. Kung gusto po nating labanan ang spiritong ito at huwag makompromiso ang ating mga buhay, ngayon pa lang, disiplinahin na natin ang ating mga spirito, ang ating buhay, na ang ipapamalas natin sa huling kapanahunan ay yung mga taliwas dito po sa binabanggit na dala ng mga masasamang spirito. Let us live in humility. Kung lalaganap ang kayabangan, ang kapalaluan, dahil yan po ang turo ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa mga taga-Filipos, kabanatang 2, talatang 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Sa pang-araw-araw na lakad natin sa buhay, pairalin natin yung kapakumbabaan sa ating pong mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? Ang sabi po ng Kawikaan, kabanatang 11, talatang 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Sa Mika 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Anong nais po niya? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Bilang mga Kristiyano, sa ating pong pagsunod sa Kanya, huwag nawang kakitaan ng anumang kayabangan o kapalaluan ang bawat isa sa atin. Sa ating paglilingkod, mangibabaw yung pagpapakumbaba. Amen po ba, mga kapatid? Hindi yung habang tayo po'y naglilingkod, gusto natin ang atensyon ay sa atin. Salamat at walang ganyan sa Christ in your family. Amen! Ayaw natin ang atensyon ay nakasentro sa atin.
Hindi natin gagamitin yung mga kaloob na talento ng Diyos sa atin upang ipagmapuri ito at ipagyabang, upang tayo'y sumikat. Dahil sa iglesyang ito, isa lamang ang sikat. Ang pinapasikat natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen! Lahat ng mga naglilingkod dito, si Jesus lang ang pasisikatin natin. Kaya mabuhay po tayo ng may pagpapakumbaba. Ngayon, kung sa huling kapanahunan, ang mga tao'y magiging sakim sa salapi, kaya nga nauso yung iba't ibang klase ng sugal, hinahangad, ang maraming pera. Tayo na mga Kristiyano, mamuhay tayo with generosity. Let us be generous to our loved ones and to our brethren. Ang sabi nga po ng Proverbs 11:24-25, one gives freely, yet grows all the richer. Sa kanyang pagbibigay, lalo siyang yumayaman. Another withholds what he should give and only suffers want. Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. Ang ganda po ng talatang yan. Sa iyong pagbibigay, hindi ka mauubusan dahil ikaw ay magiging alulod ng pagpapala ng Diyos. Yung namang itinatago yung kanilang mga kayamanan, lalo silang nagkukulang kasi para lang sa sarili. Ang sabi po ng mga awit 41, simula po sa unang talata hanggang ikatlo, ang sabi dyan, mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya namay mabagabag. Buhay niya'y iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak, at doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Gusto po ba ninyo yan? So anong gagawin po natin? Maging bukas palad po tayo sa mga nangangailangan. Eh, ito, gusto natin ito. Ang ganda ng talatang ito sa mga Kawikaan 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Pag may nangutang po sa inyo, sino gusto nyong magbayad? Yung tao o si Lord? Siyempre, gusto nating magbayad si Lord, kasi pag si Lord ang nagbayad, unlimited ang ibibigay niya sa atin. Salamat, at hindi na lang tayo magpapautang. Maganda pong maging kasanayan sa ating mga Kristiyano kung anong meron natin, ipangtulong natin sa mahirap, at huwag na nating ipapabayad. Kung talagang gipit na gipit yung kapatid, ibigay natin. Pero babalansihin ko po yan, ano? Hindi naman po tayo mananamantala. Tayo po ay lalapit lang kapag talagang tayo ay nangangailangan. Hindi po natin ini-encourage po yung hindi pagtatrabaho, yung pagiging irresponsible, yung pagiging tamad, dahil yan ay taliwas din po sa turo ng salita ng Diyos. Pero kapag dumating dun sa sitwasyon na meron po tayong nakitang totoong nangangailangan, maging bukas palad po tayo sa pagtulong sa mga mahihirap at mga mahihina. Ako po'y napagpala, no ho, dahil alam naman po nating lahat na ang kapitan po ng Alasas ay binawian po ng buhay, si Kapitan Alvin Mendoza. At kami po ay nagpunta kagabi dahil po yung mga kapatid ni Cap Alvin ay matatalik na kaibigan po namin. At sa aming pong pakikiramay, nagkwento po sila sa amin, may mga side stories po sa buhay po niya. May nagkwento po sa amin, yung kapatid po, bayaw po ni Cap,
Ang sabi niya, minsan may lumapit daw kay Cap dahil madadialysis siya. Hindi naman po siya mayaman, simple lang ang buhay niya. Pero bukas ang kanyang palad sa lahat ng mga humihingi ng tulong sa kanya. Alam niyo po, yung pera niya, 300 lang sa GCash, sinend pa niya doon sa humihingi ng tulong. At ang tindi ng naging impact po noon doon sa taong natulungan, dahil ni-screenshot pa niya yung GCash na 300 at talagang nagpapasalamat siya sa tulong na binigay ni Cap. May isang pagkakataon naman na may isang parking boy, sa tuwing magpa-park daw po si Cap, binibigyan niya ng 20, no, kung magkano po yung nasa bulsa po niya. Iniaabot niya, tinutulong niya dun sa parking boy. At yun po'y tumatak sa puso ng parking boy. Nung malaman po niya na pinatay po si Cap, nagbalot daw siya ng maraming damit niya. At ang sabi daw niya sa mga kapatid ni Cap, pwede po bang dyan muna ako habang nakahimlay doon po sa sanktuaryo po si Cap. Siya'y nag-volunteer na maglilingkod. Paglilingkuran daw si Cap hanggang sa siya ay mailibing. Kaya dinatnan po namin siya kagabi, tumutulong, nagsiserve po ng mga bottled water, ng mga pagkain, ano. Kasi itong taong ito, natouch siya sa buhay ni Cap. May isa namang humihingi din ng tulong na 500 na lang yung sa bulsa ni Cap, binigay pa niya doon sa nangangailangan. At ang daming mga kwento ng kabutihang loob, ng pagiging bukas palad, ng kanyang pagtulong sa kapwa. Ano? Kaya tumatak yun sa puso ng maraming tao. Ang dami pong nagmamahal sa kanya. Sabi nga po ni Kuya Henry, hindi naman po sila ganoon kayaman. Napakasimple ng kanyang buhay. Pero hindi po naging dahilan yung limitadong resources para hindi po siya maging generous sa kanyang kapwa. So yan po ang hinahatid nating pagtuturo ngayon, na hindi kailangan yung mga mayayaman lang ang magiging generous. Whatever the Lord has entrusted to us, we can be generous in helping others dun sa limited resource that has been given unto us. At alam niyo po, tulad nung nabasa natin, hindi tayo magkukulang. Tuloy-tuloy na padadaluyin ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, sa kapanahunang ito na ang dami ang sakim sa salapi, gusto nila pakabig tayong mga Kristiyano. Lalo nating linangin yung pagiging generous sa ating mga buhay. Lalo tayong magkaloob, lalo na sa mga nangangailangan. Number two, outdo hypocritical and superficial love for others. Higitan ang paimbabaw at panlabas na pag-ibig sa kapwa. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3, 2b-4, suwail sa magulang. Kung itutuloy po natin ito, ang lahat ng spiritong mamamayaning ito ay patungkol sa relasyon sa tao. Ang sabi dyan, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Kaya kung ating pong babaligtaran ang mga spiritong ito, kailangan tayong mga Kristiyano, mamuhay po tayo ng may tunay na pag-ibig, matapat na pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Diyos. Kaya nga napakalaki ng ating purpose. It is loving God and loving people. This is the antidote against this evil spirit. Sa mga masasamang spiritong mamamayani sa huling
kapanahunan. Palaguin natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Palaguin natin ang pag-ibig natin sa ating mga magulang para huwag tayong mahulog sa ganitong klase ng spirito, yung kawalan ng respeto. Ano po sa ating mga magulang, yung pagiging suwail sa magulang, yung kawalang utang na loob at yung kalapastanganan sa Diyos. Malalabanan natin ang mga masasamang spiritong ito, ang mga masasamang gawing ito, kung pahihintulutan natin ang bawat isa ay lumago sa tunay na pag-ibig. Huwag hayaang matangay sa mga masasamang gawaing inuudyukan ng mga espiritong nasa kadiliman, bagkus lalo nating linangin ang mga katangiang maghahayag ng liwanag ng buhay na nasa Panginoong Jesus. We are now living in the light because of our relationship with Jesus. Wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi marapat na makita sa atin ang mga masasamang spiritong ito, mga masasamang gawing ito. Bagkus ang nababagay sa atin ay yung tuloy-tuloy na lumago ang dalisay, ang totoong pag-ibig sa ating pong kapwa. Ang sabi po ng unang Pedro, kabanatang 4, talatang 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sabihin nga po natin ang malakas yung tapat. Kung sa panahong ito, mawawala ang katapatan, ikaw na Kristiyano, kailangan lalong umaangat ang katapatan sa mga relasyon sa buhay. Relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa iyong mga kapatid, sa mga kapatiran natin dito sa church, sa ating mga kaibigan, kamanggagawa. Dapat ang umaangat sa atin ay katapatan sa pag-ibig. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Lahat tayo po ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. At kung minsan nakakagawa pa ng kasalanan, bagamat tayo'y lininis na ng dugo ng ating Panginoon. Pero ang pumapawi ng lahat ng yan ay ang matapat at tunay na pag-ibig. Kaya ang isang Kristiyano, kapag siya po ay nakipagrelasyon, ito ay panghabang buhay. Amen! Walang mang-iiwan ng relasyon sa isang totoong kumilala sa Panginoon. Ang sabi po sa unang Juan 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mas nararamdaman yung ating kilos, yung ating gawa, kesa dun sa sinasabi lamang. Ang sabi po ng Romans 12:9, don't just pretend to love others. Huwag tayong magkunwaring mahal natin ang iba. Really love them. Tunay na mahalin natin sila. Hate what is wrong and hold tightly to what is good. Pakitingnan nga po yung katabi nyo. Mahal po ba ninyo yan? Don't pretend to love that person, but really love them. Sabihin nga po, sabihin natin sa katabi natin, I love you. With all sincerity. Bilang mga magkakapatid sa Panginoon, magmahalan po tayo ng tunay. Sa unang mga taga Corinto 13:4-7, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob,
hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Sabihin mo nga sa katabi mo, mapagpatawad. Kung meron tayong kailangang i-master sa buhay natin, yan yung pagpapatawad. Dahil na, tuloy-tuloy po tayong masasaktan sa mundong ito because we are living with imperfect people. Ang sabi diyan, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Unang mga taga-Korinto, 13:13, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya kapag umibig tayo, dahil yan ay pinakadakila, siguraduhin nating matapat ang pag-ibig na ating pong ibinibigay, ipinaparamdam sa ating pong kapwa. Practice healthy habits that grow the relationship in our lives. Kung manlalamig ang pag-ibig pagdating po ng huling kapanahunan sa mga taong wala sa Panginoon, tayo na kumilala sa Panginoon, lalo nating paigtingin ang pag-ibig na ito. Gumawa po tayo ng mga habits, healthy habits that will grow the intimacy in our relationships. Alam naman natin yan, there are 5 languages of love. Meron pong words of affirmation, giving gifts, service, spending quality time, and touch. Mga ilang araw lang po, no, ang nakakalipas, last Monday, no? Galing po kami sa team building ng mga primary leaders. At isa po dun sa activity namin is to appreciate each other. Words of affirmation. Bagamat every week, tayo po yung nagsisell group. Pero walang mga pagkakataon na intimately, umiikot isa-isa sa lahat ng mga kasamahan sa primary 12. You will appreciate the strength of that person. And you will affirm your love to that person. Alam nyo, habang nanonood po ako, merong umiiyak, merong masaya, nagtatawanan. Merong talagang fulfilled, satisfied yung naramdaman. Nung tinanong ko, kakaiba po, gumaan ang pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. Alam nyo, yan pong kailangan ng tao ngayon. Yung words of affirmation, we need to affirm them of our love to them. Maraming malungkot ngayon, marami ang umiiyak ngayon, marami ang depressed ngayon. Nangangailangan po sila ng mga words of affirmation. Malay natin, baka yung katabi mo kailangan din niya ng words of affirmation. When we extend this to our brethren, di naman tayo gagastos ng malaking halaga, di ba? Sabi nga po dun sa Ephesians na ating pinag-aralan, each word, a gift. It is a gift. We will not spend 1 million just to say something beautiful to our loved ones and to our brethren. Bakit hindi natin dalasan yung pagsasabi nito kung ito'y lalong magpapatatag ng ating relasyon sa ating pong mga kapamilya? Giving gifts. Huwag tayong magtipid. Naalala niyo yung story ni Jack Benny? Simula nung nanligaw siya, nagbigay siya ng rosas araw-araw dun sa nililigawan. At nung ikasal sila, kala nung asawa niya, hihinto na yung rosas. Hindi pala. After wedding, everyday pa rin. Magkasama na sila sa bahay. Palaging tumatanggap ng rosas yung asawa ni Jack Benny. Dumating dun sa puntong namatay na siya. Sabi ng asawa niya, wala nang magbibigay sa akin ng rosas. I miss my husband so much. Pero alam niyo, nung ililibing yung kanyang asawa,
may nagpadala ng rosas. Nagpunta po sa flower shop yung asawang babae. Sabi niya, baka nagkakamali kayo. Bakit kayo nagpadala ng rosas sa akin na nakalagay doon from my husband? Patay na ang asawa ko. Ay, hindi po kami nagkamali, ma'am. Sabi niya, bago po namatay yung asawa niyo, nagkaroon na po siya ng arrangement po dito sa flower shop na habang buhay kayo, padadalhan kayo ng rosas araw-araw. Binayaran na niya in advance yung lahat ng rosas na gagastusin habang buhay yung asawa. How sweet, ano? Hindi mo makakalimutan ang mga ganitong klase ng kwento. Pwedeng hindi naman rosas. Kahit na Choco Manila nga eh, no? Basta makapagpahayag ka lang ng pagmamahal. Importante po yun. Let us be thoughtful to those whom we love. Amen? Lakotane po geng vocabulary tayo ng masyado tang malangi. Paborentala rin ng kaluguran tamo geng bie. Lahat po tayo dito, kasama po ako dyan. I'm also preaching to myself. Unang-unang tumatama. Butas-butas na nga yung puso ko, no? Tumatama yung salita ng Diyos sa ating lahat. Let us spend quality time to our loved ones. Make time for the important relationships in our lives. Ang dami pong kumukuha ng atensyon natin, ng oras natin. Pagdating ng gabi, kabilising oras na. Parang kulang yung 24 hours. Ang dami kong ginagawa, hindi pa natapos lahat. Sometimes, we get frustrated pag di natatapos lahat. Ang tanong, sa kabisihan mo, nabigyan mo ba ng mainam na oras yung mga mahal po natin sa buhay? Lahat ng tinamaan, magsabi ng, ouch! Ouch! Kasama ako dyan. Amen? At dalasan din po natin yung ating touch, yung hug, yung kiss, no po, importante yan. Lahat naman po ng suggestion dito, yung language of love, lahat libre yan eh. Siguro yung may bayad lang dyan, yung giving of gifts. Kasi kailangan mong bumili ng regalo. At hindi kailangang mahal para maiparamdam ang ating pong pagmamahal. Ang tanong sa atin po ngayon, ano ang mga bagong pamamaraan mo para lumago ang iyong pag-ibig sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong kapwa? Kapag hindi po natin binigyan ng oras ito na pagbulay-bulayan, may mga ginagawa ba ako? Intentional, healthy habits to grow my relationship. Kasi ramdam na natin ngayon yan, sa huling kapanahon yan, yung nagiging makasarili ang tao. Ang minamahal niya, ang sarili niya. Kailangang palaguin yung pagmamahal sa Diyos at sa ating pong kapwa. Be creative in our expression of love. It does not have to be expensive. We just need to be sincere. Kahit na pumitas ka lang ng bulaklak doon sa inyong paso, kapag sincere ang pagmamahal, na-appreciate yan nung pinag-aalayan natin. Kapag tayo po'y nagluto, kahit simple lang, kahit sinangag, tuyo, itlog, pag ginawa mo yan with sincerity, it will definitely be appreciated. Mararamdaman ng pinaglingkuran mo yung pagmamahal galing sa iyong paglilingkod. Pangatlo po, number three, establish our faith in the truth of the Word of God. Itatag ang ating pananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano bang sabi po dito sa 2 Timoteo 3:5? Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Na sa huling kapanahunan, ano po, marami ang magkukunwaring makadiyos. Hindi lahat ng pumapasok sa simbahan totoong
maka-Diyos. Yan po ang binabanggit na magaganap sa huling kapanahunan. Ang sabi po sa 1 Timoteo 4, talatang 1 hanggang 2, maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Ito naman, kumilala na, iiwan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Di po ba itong si Satanas, siya ang ama ng lahat ng kasinungalingan? Kaya marami po siyang dadayaing mga Kristiyano, yung mababaw pa ang kanilang pananampalataya, sila'y dadayain at muling ibubulid sa lumang buhay, muling magkakasala. Kaya nga napakahalaga po, mga kapatid, na sa huling kapanahunang ito, tiyakin nga natin na tayo ay nasa pananampalataya. Minsan, magbulay-bulay tayo. Isang gabi kausapin mo ang sarili mo. Pag-aralan natin ang ating mga buhay. Ako ba ay tunay na nasa pananampalataya? Ano ba yung tanda na ikaw ay tunay na mananampalataya? Ikaw ba'y tunay na nagsisi sa iyong pagkakasala? Alam na alam mo ang tunay na nananampalataya sa Panginoon. Nag-iiba yung pagnanasa, yung pagnanais ng kanyang puso. There is a change of spiritual appetite and desires. Ang hinahangad ngayon ay yung magbabadya sa presensya ng ating Panginoon. Hinahangad niya ang salita ng Diyos, ang pananalangin, yung mga spiritual disciplines natin, yung basic life na tinuturo po natin sa ating discipleship program. Ito yung mga bagay na nagpapatunay na tayo nga ay sumampalataya sa buhay na Diyos. We enjoy worshiping God. We desire prayer. We soak in prayer. We soak in the Word. Amen po ba? Naalala ko nung bagong born again ako, sinisharean ako ng Word at nilid po ako sa sinner's prayer. Simula noon, hindi na nawala yung pagnanais ko na maturuan ng salita ng Diyos. Ako'y pumupunta pa dun sa kapitbahay namin. Nagtatanong ako, sabi ko, sharean mo pa ako. Alam mo, very religious ako, pero wala akong alam sa salita ng Diyos. Nag-start po yung craving from within to know the Word. Estudyante pa po ako noon, wala akong masyadong pera, pero nag-ipon ako para makabili ako ng Bible dahil gustong-gusto kong nagbababad sa salita ng Diyos. Yung maliit na Bible lang, but I love my Bible. Pagdating ko po sa school, no ho? Nung ako po'y nasa college, nag-aaral po ako sa Holy Angel. Habang hinihintay ko yung mga professors, ano po, dala ko yung Bible ko, binabasa ko, nag-iba yung pagnanais. At nandun din po yung change life. Nagbago ang buhay. Initially, there will be a change life. Dati po akong palamura, talagang instantly nawala yung pagmumura. Dati po akong lumalaban sa nanay ko, Mommy Norms. Spoiled brat. Pero unti-unti binago po yun ng Panginoon. Kung kaya nga sumama na yung mga kapamilya ko dahil nakita po yung pagkakaiba. There is passion for service. Pag tunay kang kumilala sa Lord, gustong-gusto mong maglingkod. Ayaw mong masayang yung buhay mo. Gusto mo ipaglingkod ang lakas na to, ang pagpapala na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, yung mga potential gifts, talents, lahat ng yan, nais mong gamitin
sa paglilingkod sa Panginoon. There is what we call passion for souls. Yung pag nakikita mo yung mga malayo sa Panginoon, hindi mabagabag ang puso mo. Yan ay katibayan na tayo nga ay nasa pananampalataya. And eventually, kapag tayo po'y nasa pananampalataya, hindi tayo hihinto doon. Eventually, we need to grow this faith. Ang sabi po ng Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. And in Romans 10:17, so then, faith comes by hearing and hearing the Word of God. We need to grow our faith by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. By reading and reading and reading and studying the Word of God. Kaya ang tanong po sa atin sa gabing ito, pinapalago ba natin yung ating pananampalataya? Huwag tayong makontento na nasa pananampalataya tayo. Kailangang lumago sa pananampalataya. Dahil sa huling kapanahunan, marami ang iiwan nila ang kanilang pananampalataya. Kaya dapat tayo pinapalago at pinapatatag ang ating pananampalataya. Ang tanong po sa atin, ano ang mga ginagawa natin ngayon na pampatatag ng ating pananampalataya? Na kapag dumating po yung dilubyo ng panlilinlang sa ating pong kapanahunan, ay magiging matatag ba ang pananampalatayang ito? There is what we call a flood of deception. Iiral ang panlilinlang ni Satanas. Kung dumating ang mga pagkakataong ito, makakatayo ba ang bawat isa? Handa ba tayong magbigay ng sagot doon sa mga nagtatanong o pinagdududahan ang ating pong pananampalatayo? Can we answer those who question our faith? Can we defend our beliefs? Can we defend our doctrine? Ano yung mga intentional na pag-aaral na ginagawa natin upang maging matibay ang ating pananampalataya? Yan po ang malaking tanong sa atin. What if? Huwag namang ipahintulot. Paano po kung tanggalin na ang salita ng Diyos sa ating bansa? Makakatayo ba ang ating pananampalataya? This word that we often neglect, dahil marami po yung naging familiar na lang sa word, because of its availability, andyan lang siya, hindi natin pinapansin. Kailan natin binubuksan to? Kailan natin inaaral? Kailan natin binulay-bulay? What if kukunin ito sa atin? Anong matitira sa ating pong pananampalataya? Kaya napakahalaga po na maging intentional ang bawat isa. Make time. Make time. Despite of our busy schedule. Yan nga yung tactic ng kaaway. Daming mga activities na binabato sa atin eh, para makuha yung oras natin sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen po mga kapatid. 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Pag dumating po yung tinatawag nating flood of deception, if we are ready because we have established our faith in the truth of the Word of God, we will be able to save ourselves, not only ourselves, but those who look up to us, our disciples
as well. Yung mga tumitingin sa atin, yung mga dinidisipulo natin, yung inaalagaan po natin, we will be able to save them as well kapag tayo po'y naging matatag sa turo ng ating, ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 16:13, be on guard. Sabihin mo sa katabi mo, be on guard. Pangalawa, stand firm in the faith. Sige, malakas sabihin natin, stand firm in the faith. Be courageous. And be strong. Hindi tayo kabilang doon sa mga tumatalikod. Hindi tayo kabilang doon sa manlalamig ang ating pananampalataya. Amen! Dahil paghahandaan natin yan, ngayon pa lang, praise God, yung mga taga-Christ in you, mahilig silang nagbababad, nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung hindi ka pa nagpa-process, process of discipleship, kapatid, mag-enroll ka na. Kung gusto mong tumibay ang pananampalataya mo, lumago, may katuwang ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, paano titibay ang pananampalataya mo, paano ka magiging mabunga, paano mo lalong mamahalin ang Diyos, mamahalin ang tao. Mag-attend na tayo ng ating pong discipleship program. Amen? Sa ating pong pagtatapos, our best defense against the evil atmosphere in the last days is an increasing manifestation of the fruit of the Holy Spirit. Lumago po tayo, lalong maging matingkad, lalong maging hayag yung bunga ng banal na Espiritu. Lumago tayo sa pag-ibig, sa kagalakan, no? Sa kapakumbabaan, sa kabutihang loob. Let us grow in all of these things because these are the antidote to the evil spirit in the last days. Sige po tayo pong lahat, tayo mo ko at manalangin. Salamat po Panginoon sa narinig po naming babala sa gabing ito na napakahalaga na pinaghahandaan ang mga paparating na mapanganib na panahon. Sa katunayan, Panginoon, even right now, O God, we are experiencing these evil spirits around us, O God. We can sense it in the atmosphere that there is a black cloud, an evil spirit lurking around us. That is why we pray, Lord God, that all of us, you will open our spiritual eyes so we will see, we will be able to see the evilness of our days. Makita namin gaano kasama ang aming kapanahunan ngayon. We also pray, O God, that our spiritual ears will be open. Our spiritual senses, so that we can hear all the warnings of the Spirit in our times. Na wala ni isa man sa amin ang maitatangay sa masamang mundong ito. Bagkus kaming lahat ay makakapanindigan, we will make a difference, O God, by the power that has been given unto us. And by the work of the Holy Spirit upon us, we will be able to stand with conviction to live a life that is holy, that is righteous, O God. We will be able to overcome all these evil spirits in our times. And we will display a life that is pleasing before our God. Alam namin, Panginoon, na binabanal mo ang bawat isa araw-araw. Binabago niyo po kami habang patuloy naming ipinapasakop ang aming mga buhay.
dahil may layunin ka sa bawat isa. We do not only exist in this world, but we live for a purpose, and that is to bring light to this dark world. Na kami magsilbing mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. That we will preserve this world from corruption, from the evil spirits around us. Habang naririto ang iglesia, mananatili ang pagbibigay tanglaw sa madilim na mundong ito. And we pray, O God, that as we submit ourselves to you, we will be useful and productive in the kingdom of the Lord. Gagamitin ang bawat isa sa amin upang marami pa po kaming maakay na maraming kaluluwa. The very reason kung bakit hindi ka pa bumabalik ay dahil ayaw mong may kahit isa man ang mapahama, kundi ang bawat isa ay tumanggap ng kaligtasan. Kung kaya't kami na pinagkatiwalaan ay hindi po magiging pabaya sa inyo pong pagtitiwala sa amin. Bagkus gagawin namin ang aming pong obligasyon ng may kasigasigan, ng may pag-ibig, ng may tunay na pag-ibig at pagmamalasakit sa aming pong kapwa. Panginoon, ang dalangin namin, ang buhay na ito ay maging mabunga para sa karangalan ng aming pong Panginoon. We thank you, Lord God, for the power of your word that spoke to us tonight and prepared us all the more so that, Lord God, we can shun all these evil things around us. We can battle against all these evil spirits lurking in our times. Salamat po sa tagumpay na ginawad sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng inyong ginawa sa gabing ito. Salamat sa inyong paghipo. Salamat sa inyong pagpapala sa bawat isang tumanggap ng inyong mga salita sa gabing ito. All honor and all praises be unto you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Let us respond po sa message ng Lord sa us po ito. Ang dami po mga tao na hinihintay po tayo. God will work in the lives of these people if we ourselves will be used by God. Lahat ng handa na sila po'y magpagamit sa Panginoon para abutin ang maraming tao, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, maging daluyan po tayo ng kanyang biyaya. I request everyone to please stand sa oras po ito. Let us just offer our lives to the Lord right now. Lift up your hands to the Lord God. Sa ating pong pansamantalang pagtatapos, ito po yung last na ating pong aawitin, offering our lives to be used by the Lord. Hallelujah. Yes, God. I lay them down before you. Lord, I offer my life to you.
that's our response, Lord God, today, offering our lives to you. Gamitin niyo po kami, Panginoon, in these last days, habang pasama na ng pasama ang mundo, gaya po ng aming nabasa, kami po ay tumatayo sa katotohanan na kami po ay magpapagamit sa kalooban ng Panginoon upang sila na nabubuhay po sa karumihan, sila na nabubuhay po sa mundong ito, taliwas sa iyong kalooban. Kami po ay gagamitin niyo para abutin ang mga taong ito at maidala po sila sa tamang landas ng buhay na magbabago po sila. Kaya sa amin pong pansamantalang pagtatapos, O God, as we go out from every sanctuary, o yung mga iba na sa bahay man po sila, saan man po kami naroon, hindi namin kakalimutan ang mensahe pong ito. Dalangin po namin maging yung pong pag-ibig na siyang napag-aralan po namin sa tuwing ito'y nakikita sa aming pong buhay, it will create an impact in the lives of many people. They will see our good works and they will glorify the Father in heaven. They will see us loving one another, and this is a sign that we are your true disciples for your own glory. Sa oras po ito, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Babaunin po namin ang mensahe na aming pong narinig. Uuwi kami na pinagpala, pinalakas, inangat ng Panginoon ang aming pananampalataya. At kami po'y gagawa ninyong pagpapala sa lahat ng mga tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ito po kami nalangin at po'y magsabi na Amen, Amen. God bless us all po.